Hi everyone and welcome back to Teacher Sai. For today's episode, i-discuss na po natin kung paano po ba gumawa ng MPS report or yung mean percentage score. So this is the sample template for the MPS. So as you can see po, dito sa pinakaitaas is yung quarter number. Okay, so first quarter, then yung subject. For example po, ang subject nyo ay English. Let's say English 5. Okay, so ayan po. Ganyan yung gagawin nyo. Then dito po sa itaas, ayan naman po ay yung mga section. Sample ng section, rose, sunflower, gumamela, santan. Sample lang naman po. Okay? So, kung lima yung section na hawak nyo, pwede nyo palagay dito, sampagita. Okay? So, as you can see po, dito sa ibaba naman, may kita nyo na 25 lang yung number of students na meron ako. Pero, kung gusto nyo pa pong dagdagan yan, so, hinighlight ko lang, right-click then, unhide. Ayan po. Itutuloy-tuloy lang po yung number. Okay, tapos click nyo po yan, then fill series. So, ayan, until 66 student is meron na po kayo. Pero dahil sa example lang naman po yung gagawin natin, i-hide muna natin siya. At ang ilalabas po muna natin ay yung hanggang 20. So, mag-a-assume po tayo na may 20 students per section. So, dahil po tayo ay nasa new normal, ang gagawan po natin ng MPS ay yung ating mga written works. Okay? Yung mga pinauwi natin sa ating mga estudyante. So, meron ako ditong sample ng dirty class record. So, let's say itong example na to, kukunin ko lang yung laman niya. Okay, konting bata yan. Doon tayo sa medyo madami. Let's say ito. Ayan. So, ang gagawin ko, kukopihin ko lang po yung laman. So, ayan. Kinopy ko. Tapos, kinlik ko dito. Then, paste. Tapos, ito po. Right? Ayan. So, hanggang 18. Hindi niya na-meet yung hanggang 20. Pero, wala pong problema doon. Okay? So, ang gagawin ko, kukopihin ko siya. Pero, syempre po, yung gagawin nyo per section. Okay? Ito kasi, kaya kinopy ako lang. Just to give you an idea kung paano po nilalagyan ng laman yung ating MPS report. So, sa sampagitan, maglalagay din tayo ng score. Then, dito, imbentohan na lang natin. Let's say, 12, 13. O, kanyari naman, si Sunflower. Ganyan lang kadami estudyante niya. Si Gumamela, dagdagan natin ng 11. Tapos, dito, lagay natin ng tig-zero. Okay. O, yan, zero. Alright. So, next, highest possible score. As you can see po, dahil ito ay written works lang naman, pwede niyong palitan ito. Let's say, hanggang 15 lang. 15 items lang po kasi. Kung ilan yung number ng item na ibibigay nyo for your written work, ayan po ang ilalagay nyo na highest possible score. Now, punta po tayo dito sa ating highest score obtained. Sa ating highest score obtained, gano'n ba kataas yung nakuhang exam ng mga estudyante? So, as you can see, meron tayo dito ang 15. So, pwede po tayong maglagay ng 15. Okay, next. Lowest score obtained. Ano yung pinakamababang score na nakuha natin yung mga estudyante? As you can see, meron tayong 0 dito ang inilagay. So, maglalagay ako ng 0. Okay? Ganun lang po siya. Next. Punta po tayo dito sa ating mean and MPS. Okay, meron din po ditong summary sa ibaba. At meron din naman pong explanation kung paano siya kinocompute. Total score is the sum of scores in each section. So, ito po si total score. Meaning, kukumpitin niya lang kung ilan lahat ng total score ng section rows. At mapupunta na siya dito. So, the answer is 211. Okay. So, kay Sunflower, ang total score niya ay 195. Kay Gumamela ay 177. Kay Santan ay 179. At kay Sampagita, 186. Next, nakalagay dyan yung mean, average score of each section. Total score divide by
the number of cases per section. So, meaning kung ilan yung estudyante, then multiply by 100. Okay? So, ayan. Kung makikita nyo, nakalagay dito is 8 lang. Okay? So, total score divide by 8. Kasi yung unang gumamit ng template na to is 8 lang yung kanyang estudyante. Pero dahil 20 yung estudyante natin, papalitan natin yung 8 ng 20. Then, close your formula, multiply by 100%. Okay, and that is the answer. The mean is 10.55. Okay, punta naman po tayo dito sa section sunod. So, ayan. Kung mapansin nyo, 18 lang yung estudyante niya. So, ayan, divide by 18, which is the number of cases for that section. Then, multiply by 100%. So, that is 10.83. Dito po tayo. Next section naman is, ilan yan? 19. Okay? So, same procedure lang po. 19. So, lagi nyo pong papalitin yan. Depende sa bilang ng inyong mga estudyante. Okay? Then, enter. So, dito din. Siya ay, layuan na po natin ha. So, 20. I-divide ko to by 20. Then, multiply by 100%. Pareho din po dito. Dito naman po ay 19. Okay. Multiply by 100%. Then, ayun po. Okay. Okay, sa pag-compute naman po ng ating MPS, which is per section, so yung mean natin, divide by the highest possible score. Okay. So, kung dito, ang highest possible score niya is 50, dati po ito, ngayon po, tayo ay 15. Okay, so, ayan, 70. Tapos, ito naman, ganun din, pare-pareho po, 15. Now, kung gusto nyo mabilisan, ayan po, ikiklik nyo lang po itong anchor na to, then, idadrag nyo po, then, automatic, makukopya na yung formula. Okay? So, next po tayo, sa ating summary naman, overall score, ayan. Overall mean naman po tayo. So, dahil ito ay nakalagay na 8, nakalagay 8 cases lang. Ang dapat po dyan is yung total population po ng estudyante ng English 5. Okay, so dahil medyo masakit na po yan, gagamitin na po natin yan ng calculator. Okay, so compute tayo. 20. Okay, plus 18, plus 19, plus 20, plus 19. 96. O, oh, diba? Yung mga ganong bagay. Kino-compute pa. So, divide by 96. Ayan. Okay, so 9.8. So, dito naman po. Ilan ba yung ating score? 15 lang. Ayan. So, yung ating overall MPS for the English 5 is 65.83. So, si teacher naman dito, let's say, kung ano yung name nyo, si teacher Zai. So, yung principal natin, lagay natin si madam or si sir. Okay, kayo po ang bahala sa pangalan po ng inyo pong principal. So, the question is, pwede nyo po bang i-edit to once na i-upload ko sa aking drive? Yes po. Kung i-edit nyo po itong logo ng school, ang gagawin nyo lang, i-click nyo yung logo, right-click the change picture from file. Ganun lang po kadali. Then you can change the name of the school and the address. So, ito po ay first quarter pa lang. Meron ba po tayong second quarter para po sa senior high school? Okay, sa senior high school kasi is first and second quarter. Now, dun po sa elementary tsaka sa junior po, you have 4. So, ang kailangan nyo pong gawin dito ay doblehin lang po yung mga sheets na to. So, to do that, right click, then move or copy, then create copy, then okay. So, ayun. Meron ka ng additional MES form. Pero dahil sa senior high po, kami ay 2 quarter lang. So, ganyan lang. Okay? So, dito na po tayo sa ating pinaka-summary. So, ang MPS po na ito ay galing kay Sir Joe. Ayan po ang kanyang YouTube channel. Don't forget to subscribe his channel. Marami din po siyang mga educational videos. So, palitan na po natin yan.
This is the consolidated MPS for the subject po. Yung sample natin is English 5. Then, this is for the year 2020-2021. Then, ano ba yung mga section natin kanina? So, we have rose and flower. O, diba? Pag mga ganyan, pwede naman natin copyhen. So, i-equal lang ako dito. Tapos, ayan. Okay? Again, paano ko ginawa yon? Equal. Tapos, punta po kayo dito. Tapos, i-click nyo lang po yung kukopy nyo. Then, enter. Ayun na siya. Okay? Again, equal. Dumamela. Now, bakit po ginagawa yan? Kaysa mag-type. Para every time na babaguhin ko yun, automatic na po na mababago rin dito sa consolidated form. Okay, so that's it. Now, ito na po yung kukopihin natin. So, tingnan natin kung nakopi niya 70, 72, okay, 70, 72, 62. So, ang hindi na lang pong nakukopya ay si Santan at si Sampaguita. Ayan, si Santan. At si Sampaguita. Okay, so, gawin natin itong first. Then, ito naman ay second. Now, may nakalagay din total dito. So, equal lang natin. Tapos, punta po tayo dito sa overall MPS. Then, just press enter. Then, that's it. Ganun lang po gumawa ng ating MPS report and consolidated report ng ating MPS. Basta meron ka ng data ng iyong mga estudyante, madali ka na rin makagawa ng MPS report. So, that's it for today. Kung nakatulong sa inyo ang vlog na to, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko. Thank you!